Sa panibago nating araw ngayong umagang ito para sa pag-aaral natin muli ng ating VCS. Kung ganon, nais kong malaman ninyo na excited din ako dahil muli tayong mag-aaral para sa panibagong araw. At sa araw na ito, sure ako na marami tayong matututunan at marami tayong panibagong malalaman na mayayamang kaalaman na nagmumula sa ating Diyos. Kaya handa na ba kayo para sa ating pag-aaral? Kung handa na kayo, lalong handa na ako at ang aking mga kasama para bahaginan kayo ng magagandang mapag-aaralan natin ngayong umagang ito. Tara! Samahan niyo kami at sama-sama tayong muling mag-aral. Excited na ang bawat isa sa atin para muling mag-aral ngayong umagang ito. Pero bago yon, nais kong balikan muna natin ang mga nakaraan nating pinag-aralan. Magbalik-aral muna tayo mga bata para malaman namin kung talagang may natandaan kayo at may natutunan kayo. Kids, kahapon ay nasa ikatlong araw tayo ng ating pag-aaral dito sa ating V for Vacation, C, Church, S, School, or Vacation, Church, School na mayroong temang Living in Shalom. At kahapon ay pinag-aralan natin ang topic tungkol sa Jesus wants us to be strong and healthy. Doon, nakasama natin ang ating magagaling na guro na sina Ate Lynn at si Ate Lou, kung saan ibinahagi ni Ate Lynn ang kwento tungkol sa mga tatlong taong pinagaling ni Jesus at ang memory verse na ibinahagi sa atin ni Ate Lou. Naaalala niyo pa ba ang mga yon? Sige, muli nating balikan ang mga ibinahagi nila sa atin. Sa kwento na ibinahagi sa atin ni Ate Lynn, mayroong tatlong taong pinagaling si Jesus. Una, ang taong mayroong ketong. Pangalawa, pinagaling niya naman ang isang taong paralisado. At ang pangatlo ay pinagaling niya ang babaeng nilalagnat. Diba ang galing-galing talaga ni Jesus? Siya talaga ang ating dakilang manggagamot na sa atin ay nagbibigay ng kalakasan at malusog na pangangatawan. Kaya dahil dyan, bigyan natin ng maraming palakpak si Jesus! At para naman sa memory verse na ibinahagi sa atin ng ating si Ate Lou, na itinuro niya sa mga nursery, kinder, at younger elementary, ganun din sa mga middle at saka sa mga junior youth, muli nating balikan ang memory verse na ibinahagi niya sa atin. Tara, muli nating pakinggan ito. Matatagpuan natin ang memory verse sa Mark chapter 9 verse 20. Ano nga bang sabi? Take heart, your faith has healed you. Lord, heal me and I will be completely well. Rescue me and I will be perfectly safe. You are the one I praise.
para mas lalo nating maunawaan, naghanda ako ng mga tanong sa kwento na ibinahagi sa atin ni Ate Lynn noong nakaraang araw. At nag-imbita rin ako ng mga bata na makakasama ko para sagutin ang mga tanong na ito. Ang mga tanong na ito ay sasagutin ng mga ages 3 to 8 years old. Ang unang katanungan, kanino lumapit ang taong gustong gumaling? Haniel, maari mo bang ibahagi sa amin ang iyong kasagutan? Kay Jesus lumapit ang taong gumaling. Kapag kayo ay may karamdaman at mayroon kayong sakit, kanino kayo lumalapit at nananalangin? Sa ating pangalawang tanong, pakinggan natin si Isabella para sa kanyang kasagutan. Kay Jesus ako lumalapit, nagdadasal, pag ako ay may sakit. Salamat at talagang nakinig sila. Pangatlong tanong, ano ang nangyari sa tatlong tauhan sa kwento? Maari mo bang ibahagi sa amin ang iyong sagot, Gian? Ang tatlong tauhan ay gumaling lahat. Ang mga susunod ko namang katanungan ay inihanda para sa mga middle, older elementary hanggang sa mga youth. Ang unang katanungan na sasagutin sa atin ni Simon ay ito. Sino ang unang lumapit kay Jesus dahil alam niya na siya ay kaya nitong pagalingin? Ang taong kitungin. Tama, Simon. Tumpak ang iyong kasagutan. Pangalawang tanong na sasagutin naman sa atin ni Rain, bakit lumapit kay Jesus ang taong iyon na wala namang karamdaman? Ano ang kanyang intensyon? Kaya siya lumapit kay Jesus ay hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang katulong. Salamat, Rain, sa iyong kasagutan. Pangatlong katanungan na sasagutin sa atin ni Yohanan, ano ang natatanging ginawa ng ikatlong gumaling? Galing na pagkagaling ng babaeng nilalagnat ay kaagad siyang tumayo at pinaglingkuran sa Jesus. Ayan, mga bata! Kaya, huwag niyong kalimutan ang mga natutunan niyo noong ikatlong araw. At ngayon, sa ating ika-apat na araw, inaanyayahan ko ulit kayong lahat na makinig, maupo, mag-relax, mag-enjoy upang marami kayong matutunan sa ibabahagi sa atin ng ating mga ate. Ay may pamagat na faith. Ano ba ang faith? Sa Tagalog, ito ay pananampalataya na tumutukoy sa ating paniniwala, pananalig sa ating Panginoong Jesus. Ang lyrics ng ating awit, a person is put right with God only through faith in Jesus Christ. At sinasabi nito na ang isang tao ay nagiging karapat-dapat sa ating Panginoon kung siya ay may pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ang lyrics naman ng chorus, never by doing what the law requires, but only through faith in Jesus Christ. Hindi sapat ang pagsunod sa utos ng Diyos upang maging karapat-dapat tayo sa Kanya. Dapat ay may kalakip itong pananampalataya. Lagyan naman natin ngayon ng action ang lyrics ng faith. A person is put right with God only through faith in Jesus Christ. Sabayan niyo nga ako. A person is put right with God only through faith in Jesus Christ. Lagyan natin ang tono. A person is put right with God only through faith in Jesus Christ. Ulitin pa natin.
A person is put right with God only through faith in Jesus Christ. Okay? So, uulit-ulitin lang natin yan. Ang chorus naman ay ganito. Never by doing what the law requires. Never by doing what the law requires. Never by doing what the law requires. But only through their faith in Jesus Christ. Mga bata, ngayon ay handa na tayong awitin ang faith. Bata, samahan niyo ako manalangin ngayong VCS. Aming Diyos, salamat po at tutuloy pa rin po ang VCS kahit po may pandemic. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Gawin niyo po kami at sana po ang aming VCS ay maging maganda. Salamat po sa mga biyaya niyo po sa amin. Salamat din po. At kahit may pandemic po, ay nagawa namin ito. Dalangin namin sa pangalan ng Diyos. Amen. Before I proceed to our story for today, I want to share with you some statements and I want to know if you believe it or not. If you believe the statement, please do this action. And if not, do this. Can we try again? If you believe the statement, if you doubt it, let's begin. Abraham is the father of all nations. Abraham is the father of all nations. The answer is, it is true that Abraham is the father of all nations. Number two,
Jonah is an old man who built the ark. Jonah is an old man who built the ark. This is the answer. Because it's Noah who built the ark. Number 3. David killed Goliath. Number 3. David killed Goliath. The answer is, yeah, right! David killed Goliath! Number 4. Elijah is the prophet of air. Elijah is the prophet of air. He is not a prophet of air. He is the prophet of fire. Number 5. God appeared to Moses through a burning bush. God appeared to Moses through a burning bush. Yeah! Correct! God appeared to Moses through a burning bush. It is God's first appearance to Moses. Number 6. Jesus died on the cross for you and me, for us to be saved. Again, Jesus died on the cross for you and me, for us to be saved. Yeah! Jesus died for you and me because He loves us so much and He wants us to be saved. Our story for today is about faith. Faith is believing without seeing. It is found in Hebrews chapter 12, verse 1. Our story will tell us on how to believe in our Lord Jesus Christ. Let's watch it! This is Jesus, who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, He taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like calming storms and even raised people from the dead. Woo-hoo! But some people did not like what Jesus was doing. And they put Him to death. He died on the cross and was buried in the tomb. For 3 days, Jesus' body laid in the tomb, and it seems that there was no hope. Very early on a Sunday morning, the women who cared for Jesus went to go visit His body, and they found out that His tomb was empty and He was no longer there. For He was risen. He was alive. Woohoo! Jesus appeared to His disciples to show them that He was alive. One of the 12 disciples, named Thomas, was not with the others when Jesus came. Later, the disciples told Thomas, "We have seen the Lord!" But Thomas said, "I won't believe it unless I see the nail's wounds and put my fingers into them and place my hands to the wound on his side." 8 days later, the disciples were together again, and this time, Thomas was with them. The doors were locked, but suddenly, as before, Jesus was standing among them. "Peace be with you," He said. Then Jesus said to Thomas, "Put your fingers here and look at my hands. Put your hand into the wound on my side. Stop your doubting and believe," Thomas said. "My Lord and my God!" But then Jesus told him, "You believe because you have seen me. Blessed are those who believe without seeing me."
Did you like our story? Can you tell me who are the characters in it? They are? I guess there's someone who wants to answer it. Let's welcome him. Da-da-da! Do you still remember him? Ooh! Can you tell your name again to the children? Good morning! My name is Jello! Hey Jello, I think you look sad today. No! I'm happy! Ooh, you're happy. Did you listen to our story? Did you watch it? Okay, can you tell me who are the characters in our story? Sure! They are Jesus, Disciples, and Thomas! Oh, Jesus, Disciples, and Thomas. Tama ba mga bata? Yeah, of course! Okay. So, what did the disciples say to Thomas? We have seen the Lord! Oh, we have seen the Lord! Yes, tama. Nakita nila ang Panginoon. Did Thomas believe it? No! Oo, tama. Hindi nga pinaniwalaan ni Thomas ang mga disciples. Unless makita niya ang Panginoong Jesus at maipasok niya ang kanyang daliri sa mga kamay ni Jesus at sa tagiliran. What did Jesus say to Thomas? Thomas, insert your finger to my hands and sides. And what did Thomas say? My Lord and my God! Napakagandang exclamation naman yon ng faith tungkol kay Jesus Christ. Naniwala si Thomas kay Jesus na nakita niya ito at pati ang kanyang mga kamay at tagiliran. Ni Jello, totoong nakinig ka nga at nanood ng ating kwento. O sige, Jello, kakausapin ko muna ang mga bata. Maari bang maglaro ka muna doon? Sige! Sumaling magkikita! Bata! Mga bata, narinig natin mula kay Jello ang mga mahalagang impormasyon sa ating kwento. Si Tomas ay isa sa mga disipulo ni Jesus. Alam niyo ba na may nickname siya? O may ibang tawag sa kanya? Ang ibang tawag sa kanya ay Doubting Thomas. Ulitin ko, Doubting Thomas. Sapagkat siya ay nag-alinlangan na paniwalaan kung sino ang ating Panginoong Jesus. Subalit, si Thomas naman ang isa sa mga disipulo na nagpahayag ng isang napakatinding pananampalataya o pananalig sa ating Panginoong Jesus. Ito ay nang sabihin niyang, My Lord and my God, o Panginoon ko at Diyos ko. Mga bata, sa pamamagitan ng ating kwento, ay babahagin ako kayo ng tatlong mahalagang bagay. Una, sinusubok ang ating pananampalataya kung ito ay totoo o hindi. Ang ating pananampalataya ay ang ating pananalig sa ating Panginoong Jesus. Kung minsan, may mga pagkakataong gagamitin ng Diyos upang ito ay subukin kung ito ay totoo, matibay at tapat sa Kanya. Sa ating pamumuhay ay makakaranas din tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. At kung may pananampalataya tayo,
At kung ito ay tunay at totoo, ay kaya natin itong malagpasan at madadagdagan pa ang ating pananampalataya sa Diyos. O ibig sabihin, lalalim pa ang ating pananalig, paniniwala sa Kanya. Pangalawa, dapat nating paniwalaan ang sinasabi ni Jesus. Ulitin ko, dapat nating paniwalaan ang sinasabi ni Jesus. Ang mga salitang nanggagaling sa bibig ng ating Panginoong Jesus ay katotohanan. Kahit minsan ay hindi siya nagsabi ng kasinungalingan. At napaka-powerful din ng mga salitang nanggagaling sa ating Panginoong Jesus. Sapagkat nung sinabi niya kay Tomas, "Halika, ipasok mo sa aking mga kamay at sa aking tagilira ng iyong daliri," ay naniwala si Tomas sa kanya at nawala ang kanyang pag-aalinlangan. Ang pag-aalinlangan ay bunga ng ating takot. Ito ay isang depekto ng ating hindi pagtitiwala sa kanya. Mga bata, lagi nating tatandaan na tayo ay makapagdedepende sa ating Panginoong Jesus. Kaya dapat alisin natin sa ating puso ang anumang humahadlang upang tayo ay maniwala sa Kanya. Pinapaalaala niya rin sa atin na siya ay naparito sa lupa upang tayo ay Kanyang kalingain. Upang ipakita sa atin na siya ay Diyos at siya ang magliligtas sa ating mga kasalanan. Kaya ngayong araw ay hinahamon ko kayo na lalong manindigan at lalong manampalataya sa ating Panginoong Jesus. Pangatlo, ay maging matatag sa ating pananampalataya. Huwag tayong mag-alinlangan o magduda at huwag din nating pagdudahan kung sino ang ating Panginoong Jesus. Tandaan nyo na siya ang ating tagapagligtas, siya ang ating kaibigan, ang ating manggagamot at ang lahat-lahat sa ating buhay. Siya ang higit nating kailangan. Lagi niyong isaisip na mahal kayo ng ating Diyos. Kaya nga, naparito siya sa lupa upang abutin tayong lahat, upang ipakita kung sino siya, upang ipahayag ang kanyang pagmamahal sa atin, lalo na nung namatay siya at ipinako sa krus. Yon ang kaganapan ng kanyang pagliligtas sa ating lahat. Naniniwala ka ba? Hi mga bata! Para sa memory verse natin sa araw na ito, mula sa John chapter 20, verse 27. At ito ang nakasaad sa John chapter 20, verse 27. Stop doubting and have faith. Stop doubting and have faith. Sa banga, stop doubting and have faith. Hello kids! Dako na tayo sa ating memory verse. Ang memory verse natin ngayon ay matatagpuan sa John chapter 20, verse 27. Basahin natin. Then he said to Thomas, "Put your finger here, see my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." Madali lang mga bata, ulitin pa natin. John chapter 20, verse 27. Then he said to Thomas, "Put your finger here, see my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." Subukan natin kung kaya nating ma-memorize. Isa-isa, tanggalin natin ang mga strips kung maaalala natin. Hanggang maubos ang strip, dapat memorize na natin. Kayang-kaya natin to. John chapter 20, verse 27. Then he said to Thomas, "Put your finger here,
see my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe. Tanggalin natin yung unang strips. Then he said to Thomas, ulitin natin mga bata. John chapter 20 verse 27. Put your finger here, see my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe. Wow, very good! Yung pangalawang strips naman ang tanggalin natin. Ulitin natin mga bata. John chapter 20 verse 27. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe. Wow! Ang galing! Isa pa, tanggalin natin yung pangatlong strips. John chapter 20 verse 27. Stop doubting and believe. Wow! O diba, kayang-kaya. Last trips na tayo, kids. Ulitin natin. John chapter 20 verse 27. O, diba? Kayang-kaya nyo. Ulitin pa natin. Sabay-sabay tayo. John chapter 20, verse 27. Then he said to Thomas, put your finger here, see my hands. Reach out your hands and put it into my side. Stop doubting and believe. O mga bata, sa panahon ngayon, hindi na natin maaasahan ang physical na presensya ng Panginoong Jesus. Hindi na natin siya makakasama physically o makikita. Pero maraming paraan na ginagawa ang Panginoon para marinig natin ang kanyang mensahe. Para sa mensahe ito ay mas magiging matatag ang ating pananampalataya sa Kanya at mas lalago pa tayo sa ating espiritual na kalagayan. Maraming salamat! Ako si Lala. At ngayon, may nasa art activity na tayo. Mga bata, ang unang naming ipapahagi ay ang art ng para sa mga batang ages 3 to 8. Panoorin natin mabuti. At ang video na ito, mga bata, ay inihanda para sa atin ni Ate Lynn. Enjoy and have fun! Session 4, hand fan. Ito ang ating mga materials na kakailangan. Glue, marker, scissors, tang depressor, instruction paper to colors, and cardboard, and printed materials na faith and stop doubting. Okay. Trace your hand. Trace natin ating yung hands natin. And then cut it like this. And then, paste your tongue depressor. And also, lagyan natin ng glue sa side. And another glue naman dito
other side. Yeah. And then cut the two printed material, printed words, and paste them on both sides. Here is the finished product. Hello, mga bata! Ako nga pala si Dex. At ako naman ang magbabahagi sa inyo ng video na para sa art activity na inihanda para sa mga batang may edad na 9 hanggang 15 taong gulang. Panoorin ninyong mabuti ang video na inihanda ni Ate Lynn sa ating lahat. Enjoy! Have fun! Session 4, paper plate sailboat. These are the needed materials. Paper plate, you can select the smallest or middle size or the biggest size. You can use tongue depressor or and stick. Color blue and white for water, and yellow or any color for your sail. Okay. Alright, fold your paper plate. I use the middle size or medium size, like this. Then cut it here, and then make the triangle shape. Then write or print the words for the session, and then you make the wave, the water below. Okay. You add your stick at the back to form your sailboat, paper plate sailboat. Worship time, mga bata. Inaanyahan ko kayong lahat na ihanda ang mga art activity ninyo na natapos. Ito ay para doon sa mga ages 9 years old hanggang 15 years old. Mula doon sa bangka na inyong ginawa, ilalagay natin ito dito sa isang basin. Isa itong basin na nilagyan ko ng laman sa loob para hindi siya gumalaw. At kapag narinig nyo na ang awit, Shalom to you my friends, pwede nyo itong sabayan habang ito ay ipiniplay namin. At habang ipiniplay ang music, ilalagay natin ang ating paper boat na nagawa dito sa ating basin. Habang ginagawa natin ang ating worship time, alalahanin ninyo yung mga panahon na nagdududa kayo at nagkakaroon kayo ng doubt sa puso ninyo. Idudulog natin yon sa ating Panginoong Hesus ngayong araw na ito, ngayong pagkakataong ito, dito sa ating session 4. Alisin natin lahat ng pagdududa sa ating puso at maniwala tayo kay Jesus. Simulan natin ang ating worship time. At sa ating pagtatapos, mga ginigiliw kong magulang at sa bawat isa na nanonood,
sa mga bata na natuto ngayong araw, tayo ay magpasalamat sa Diyos. Tayo ay manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, lubos ang aming pasasalamat, Panginoon, sa kabutihan po ninyo. Salamat na Ikaw ang Diyos na nanguna at pumatnubay, Panginoon, sa pag-aaral, Panginoon, ng inyong mga anak through this online learning lesson, O God. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat Ikaw ang bukal ng lahat ng karunungan. Tinawag niyo po, Panginoon, ang mga guro, mga pastor at diakonesa upang amin lubos maunawaan, Panginoon, ang mga bagay na makalangit. At nang sa ganun, ito po, O Diyos, ay lubos na amin pong maipapatid sa mga bata at sa bawat isa na nanonood ngayon sa session ngayon. Akin pong dalangin, Panginoon, na Ikaw po ang patuloy, Panginoon, na humawak sa bawat nakinig at natuto. At nang sa ganon, ang kanilang pananampalataya, O Diyos, ay umunlad. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na gumabay. At nang sa ganon, Panginoon, sa bawat bata at sa bawat manunood sa iglesia na kanilang kinabibilangan, Panginoon, sila po ay maging mahusay at sila po, O Diyos, ay maging aktibo upang, Panginoon, ang gawain sa bawat linggo, Panginoon, ay isa pong kaaya-aya, Panginoon, sa inyo pong paningin. Salamat po, Panginoon, at nawa, akin pong dalangin, Ikaw ang magpala, Panginoon, sa mga bata na nanonood ngayon. Sinabi po ninyo, O Diyos, sa banal na kasulatan, na pigilan na lumapit sa inyo, bagko sila po ang hayaan na lumapit sa inyo upang sila po ay mapagpala. Kaya naman po, O God, akin pong dalangin, ang pagpapala ay inyo pong ipagkaloob sa bawat isa. Ipatong po ninyo ang inyong mapagpalang kamay sa bawat ulo ng mga bata at sa bawat nanonood. At Ikaw po, Panginoon, ang mag-release ng inyo pong blessings sa bawat isa. Bigkisin niyo po sila, Panginoon, ng inyo pong pag-ibig. Ingatan niyo po sila, O Diyos, lalo tigit, Panginoon, sa pandemya ngayon. At patuloy niyo po sila, Panginoon, ingatan sa lahat na pagkakataon, pagpalain ang lahat na nagmamahal sa mga batang ito, lalo tigit ang kanilang mga magulang. O di kaya, Panginoon, ang bawat isa na sa iglesia na kanilang kinabibilangan. Binabalik namin sa iyo, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Christ be your shalom.
Maraming salamat mga bata sa pagsama sa amin ngayong VCS Day 4. Magkita-kita tayong muli sa susunod. Paalam!